hindi alam ba puso. Piliyagan ni King Kamangitan ng Ginoong ni Yesu Kristo manaw. Ama biyem po magari kami. King kamen naman ni Maria Espiritu na tubuking pang ang Diyos magkapagay na Amen. Sabay na antay yung batik, kumain. Sarap-sarap ng ulam eh. Kumain na kayo. Tay, sa palayin po ba tayo makapag-aaral pa po ba kami niyan? Tapatin nyo nga po kami, Tay. Alam mo mga anak, ginagawa ko ang lahat para mapag-aral ko kayo. Pero sa hirap ng buhay, kung wala nga ako kahanap buhay, kulang pang kita. Sana maintindihan nyo muna. Pero gagawin ko ng paraan. Magkakaaral ulit kayo. Ay, nakakatay kasi lampa ka. Kasi bakla ka. Tagal nyo na bang alam na ikinahiya nyo ko dahil ako'y bakla? Yung nabubuhay pang ina nyo, sinakripisyo ko ang lahat pagpalaki sa inyo. Yung pa isusukli nyo sa akin. Oo, tama ka. Ikinakaya ka namin bilang isang ama. At gusto namin umalis sa pamamahay na ito dahil kinakaya ka namin. Tama, nakakaya ka. Kasi madalas sa kanyang pagkatuksokan ng mga kapitbahay natin. Dahil sa'yo kasi bakla ka. Walang hiya kayo! Lumayas kayo sa pamamahay ko, nakabukas ang pinto! Wala, hindi ko kayo pipigilan! Lumayas kayo! Maraming salamat po, ano, Richard. Kasi ano, pinatuloy mo kami sa iyong bahay. Ah, ano problema yon? Open na open ang bahay namin sa inyo. Lalo pa kayong magkakapatid. Nag-away kasi kami ng aking ama. Ray, Papa Roon eh, mawawala din ang galit ng inyong ama sa inyo. Oo nga, Kuya Richard. Maraming salamat. Kapag kami nakapag-ipon, mabawi rin po kami sa inyo. Huwag mo muna intindihan. Malaki yung farm namin dyan, no? Kailangan din namin ng trabahador para magtrabaho. So kapag nakaipon na kayo ng pera, yun, pwede kayong mamuhay or pwede kayong magtayo ng business nyo. Pwede rin kayong mag-ikot-ikot dyan. Saka huwag nyo nang intindihin to, no? Si Yaya na magdiligpit niya, nakaredy na rin yung bahay. So yung kwarto tutuloy niyo magkakapatid. Alis na ako. May lakad pa kami ni Mrs. eh. Maraming salamat. O, sige. Bye-bye. Ingat, ha? Yan, nandyan naman si Yaya. Sabihan nyo na lang. Ya, tinubala! Oh, anong nangyari? O kayo po pala, Lolo Paul. Medyo nakain naman po si Kuya. Ah, ganun ba? Okay. Alam ko may problema kayo. Pwede ba, kung pwede ha, mag-usap tayo bukas, pumunta kayo sa bahay. Sige ayos po, ba? Sige po, Lolo Paul. Pupunta po kami tatlo bukas. Ah, saan ko ha? Sige po. Hindi salita yan ha? Opo. Okay, good. Alalayan yung kuya nyo. Naglalasing, hindi naman kaya. Magandang araw po. Okay pala, tuloy na kayo. Magandang araw po, Lola Paul. Maupo kayo, anak. Alam ko nung darating kayo eh. Kaya tingnan nyo, inanda ako ng merienda nyo. Kung pwede, merienda muna kayo. Salamat po. O nga po pala, Lola Paul. Ano po yung pag-uusapan natin tatlo? Ah, magandang tanong yan. Inaasahan ko mula na sa'yo. Kasi narinig ko, huwag na niyong hindi niyo pwedeng ilim sa akin. Nadinig na dinig ko. Nakita ko pa kayo. Hindi niyo lang. Ang tatay niyo, kahit ganyan yan, kahit na may pagkabading, pinagsisikapan niya kung paano ka buhayin, kung paano niya papag-aralin. Ganyan ang pagmamahal niya sa inyo. Baka hindi niyo alam. Halos hindi na kumain. Halos hindi makatulog. And kilala kong tatay niyo eh. Ewan ko kung hindi niyo kilala, habang buhay ang tatay niyo, pakita niyo ang pagmamahal niyo. Darating araw, magiging padre de pamilya kayo, may aral yan. Pagsigapan, tingnan niyo kung anong paghirap niya. Matanda na. Tingnan mo. Parang yung brainer eh. Nakita mo ba?
Matuka pang matanda sa akin. Nakakatuwa ba yun? Hindi pa. Umuntin na nga lang ang kapatid mo. Ako kausap mo. Okay lang? Pasensya na. Kung hindi ko sinasabi, ang usila sa akin, yung ibang tao, hindi ko pwedeng sabihin mabait ako. Kung pwede lang, kung ano, magsimba tayo. Apa. Kasi nagdadasal ako eh. Ayoko nang pagkita sa inyo. Sa linggo, kung may oras kayo. Apo, lolo po, magsimba po kami sa linggo. Mauna na po kami. Maraming salamat po, lolo. Salamat po. Salamat. Tay, umano po tay. Maupo ka. Salamat hindi po. Hindi naman lang nagpasabi. Darating nga pala. Okay lang tay. Kaya naman, tsaka nandito na po ako. Good. Kumusta naman ang buhay? Sundalo. Ayos naman dun tay sa Palawan eh. Wala naman pong problema. Namiss ko lang kayo. Tsaka si nanay. Tay, makikituloy ako ng ilang araw dito. Pwede good. Po ba? Good. Ano, kamo, kumusta ang buhay? Ano, may pamilya ka na o wala pa? Meron na tay. Nag-asawa na ako. Well, good. Kaso tay. Ano? Problema. Yung ginawa ni nanay, yung nang ginawa ng asawa ko. Ha? Kau naman, huwag ka naman magbiro. Totoo yun tay. Ganun ba? Opo. Magdama nga tayo. Kaya hanggat mari, ayaw kong mabanggit ng nanay, maliit ka pa lang. Iniwanan ka na sa akin. Opo tay. Yun lang masakit sa akin. Mabuti ikaw sa palagi ko. Medyo pahinga ka muna. Pagod ka eh. Oh, sige po tay. Salamat. Magama nga tayo, anak. Ikaw na ba lang dyan, ha? Yes, yes, yes. Hoy! Bawal yan! Baka hindi nyo lang kung ano yan! Alam ka! Mag-alam dyan, alam ko, ha? Huwag nyo! Ha! Kaya ba yan? Pinabas na siya natin ko, ha? Saan ako? Tay, dali natin ito sa... Dapat lang! Makasira sa buhay nila! Kabata-bata! Nagdadrat! Panginoon, gabayin niyo po ang aking kaibigan na si Canor. Alam ko na kailangan niya po kayo ngayon. Gabayin niyo din po ang kanyang mga anak at huwag silang mapunta sa masama. Handa po akong tumulong sa kanilang pamilya. Gabayin niyo po kami, utang po namin ang lahat sa inyo, Panginoon. Ama, patawarin niyo po kami sa aming nagawa sa aming ama. Nabulag ako at hindi ko alam kung ano ang aking ginawa. Nagpadala ako sa bugso ng damdamin ng dahilan sa kanyang kasarian. Nagawa ko siyang ikahiya. Hindi ko naisip lahat ng sakripisyo at pagmamahal niya sa amin at buong pamilya. Panginoon, patawarin niyo po ako sa aking nagawa at sana ay mabigyan po ako ng pagkakataon ng makahingi ng tawad sa aking ama. Panginoon, nagsisisi na po ako sa mga nasabi ko at nagawa sa aking ama. Pagkatapos niyang ibigay lahat ng pagmamahal niya para sa akin at sa aming pamilya, ito lamang ang aking nagawa. Ako mismo na anak niya ang nagkaya sa kanya. Patawarin niyo po sana ako sa aking nagawa. Mahal na mahal ko po ang aking ama. Nagkamali ako pero sana mabigyan pa po ako ng pagkakataon na makahingi ng tawad. Panginoon ko, ako po ay labis na nag-aalala sa aking mga anak. Sana po ay mapatawad mo po sila. Hindi po nila alam ang kanilang ginagawa. Alam kong nang dahil sa akin, kaya sila nagkakaganoon. Sana po ay mapatawad niyo po ako
At sana po ay gabayan niyo po sila at na huwag silang mapunta sa masama. Sana po maliwanagan po ang kanilang pag-iisip at umuwi na po sila sa aming tahanan. Panginoon, bigyan niyo po ako ng lakas loob na magpatuloy. Palagi ko po silang tatanggapin sa kanilang pagbabalik. Mahal na mahal ko po ang aking mga anak. Uuwi na tayo kay tatay. Sigurado nag-aalala na yun. Oo, kasi may pinasabi rin tayo hindi maganda sa kanya. Uuwi na tayo. Uuwi na tayo. Patawarin niyo po kami sa aming nasabi at nagawa. Nagsisisihan po namin lahat na ngayon. Mahal na mahal po namin kayo. At alam po namin na di po kayo nakulang sa amin ni Minsan. Ay, patawad tayo sa mga nasabi namin sa'yo. Bigyan niyo po kami ng isang pagkakataon tayo. Opo tayo, uwi na po kami ng Leo. At kahit kailan po tayo, hindi po namin kayo kakaya. Mahal na mahal ka po namin tayo. Buti na lang po, nagsasabihan po kami ng manhol. Ako din, ang dami kong pagkukulang sa inyo. Sana mapatawad niyo ako. Dahil sa akin, pinagtatawanan kayo ng ibang tao. Sana maintindihan niyo ako. Minahal ko ang iyong ina, kaya kayo nabuo. Pero humihingi ako sa inyo ng unawa. Intindihin niyo sana ako. Salamat. Ay, salamat. Yan ang gusto ko. Masaya ang pamilya. Marami pong salamat, Mang Paul. At nakumbinsin niyong umuwi ang aking mga anak. Hindi ko po alam kung paano ako makakabawi sa inyo. Hindi na kailangan. Kung pwede, sana tanggapin mo ito bilang tulong ko. Para baka sakaling makapag-aral sila, makatuloy sa pag-aral nila. Salamat po, Mang Paul. Malaking bagay po ito sa makakapag-aral uli ang mga anak ko. Salamat po. Salamat. Maraming salamat po, Lolo Paul.